Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito ay dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, alalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Sumugot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala rin siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula doon ay ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Magandang tanghali sa inyong lahat. Yun ding nasa hall, 4 na yata ang screen dyan. Siguro makikita nyo na ako ng malinaw. At yung nasa katedral. Sigurado na karamihan sa inyo ay nagpalagay ng abo nung Miyerkules, no? Hello? Ayan. Meron pa bang natirang abo sa noon natin? Meron kasi hindi tinatanggal eh, no? Hindi naliligo. So ang Kwaresma o 40 araw ay nagsimula noong Ash Wednesday. At ito'y matatapos sa Holy Thursday. Hindi po binibilang yung araw ng Linggo sa 40 days. Kaya pag binilang nyo, huwag nyo isasama yung Linggo kasi sobra. Kaya ang Linggo ay hindi po kasama sa 40 days. At Kwaresma, kasi Kwaresma, kasi nung araw po ang hinahati po ang Linggo ng may nonagesima, octogesima, ibig sabihin ng quadresima, 40 Kwaresma. Pero ang translation po sa Tagalog, ang napakagandang translation sa Tagalog ay 40, ang haba kasi ng translation, 40 araw na paghahanda para sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Haba, no? Kwaresma. Ayun. Pero para maintindihan natin, kasi Kwaresma, narinig natin lagi, Kwaresma, Kwaresma. Ano ba yun? Simula nung Ash Wednesday, iniimbita tayong lahat ng mga Katoliko na ipaghanda yung
muling pagkabuhay ni Jesus sa April 9, yata, I'm sure, no? Yun ang pinaghahandaan natin. Yun ang piyestang pinaghahandaan natin simula noong Ash Wednesday. At tatlong bagay yung ginagagawin ng simba, pinagagawa sa atin ng simbahan bilang paghahanda sa muling pagkabuhay ni Jesus. Parang pag may piyesta kayo, pag meron kayong gawain na ipaghahanda, di ba? Alba, birthday mo, pinaghahandaan mo yan. Yung anniversary ng kasal nyo, pinaghahandaan nyo. Sino ba dito yung magse-celebrate ng 25th anniversary? Wala. Sino? Ay ka? Wow. Naghahanda na kayo? Kailan ba ang inyong wedding anniversary? Kung mamarinig eh, lakas, tanggalin mo yan. December? December 28? So, December ba? So, dapat naghahanda na, di ba? Kung sinong iimbitahin, kung sinong hindi iimbitahin. So, ang simbahan, tatlong bagay ang binibigay sa ating gawain bilang preparation for Easter. Yun ay ang pagsasakripisyo, pagkakawang gawa, at pananalangin. Haba, no? Yun yung prayer, fasting, almsgiving. Ano gusto niyo, English o Tagalog? English? Oh, sige, prayer, fasting, and abstinence. Pero mas magandang pakinggan sa Tagalog. Eh. Pagsasakripisyo, pagkakawang gawa at pananalangin. So, sa panahon ng Kwares, mga kapatid, itong tatlong bagay lang ito ang gagawin ninyo. Kasi ginagawa nyo na to eh, di ba? Di ba? Nagsasakripisyo na kayo. Kaya nga kayo nasa UAE. Nagkakawang gawa na kayo, di ba? Pag merong nangutang sa inyo, pautang. Hindi na kayo babayaran. Nananalangin din kayo, di ba? Hello? Ayan, nagdadasal din kayo. So, ang hiningi sa atin ng simbahan sa panahon ng Kwaresma, paigtingin yung quality ng ating fasting, yung quality ng ating prayer, yung quality ng ating almsgiving, i-level up. Pwede nyo rin dagdagan. Pwede nyo paramihin yung mga nagdadasal ng 2,000 Hail Marys, gawin yung 10,000. Pero idagdag nyo rin yung quality. Hindi yung Hail Mary, Holy Mary. Hail Mary, Holy Mary. Eh, mabilis matapos yun, di ba? Anyway, ngayong Lent, sabi ko nga, i-level up yung quality ng ating prayer, fasting, and abstinence. So, anong pagsasakripisyo pa ang ginagawa nyo itong Lent na ito? Bukod sa ginagawa nyo ng pagsasakripisyo na pagpunta rito, pagtatrabaho, pag-sideline, hindi na napumumuta ng parlor, hindi na bumili ng bagong damit, ano pa yung pagsasakripisyong hinihingi sa atin? Bawas, inom. Alak, siyempre, yung nakakalaseng, yun ang ibig sabihin. Bawas, kain. Ayan. Ha? Huwag namot. Kamaingay. Bawas, gastos. Hmm? Huwag yung kaskas ng kaskas. O ano naman pagkakawang gawa? O almsgiving? Sasabihin ninyo, pardon, dati naman ako nagbibigay eh. Dati na akong nagtumutulong sa mga nangangailangan. Talaga? Eh di dagdagan mo pa ang iyong beneficiaries. Tsaka yung pagkakawang gawa, hindi lamang pera. Yung almsgiving, hindi lang pera binibigay. Ano pang pwede niyo ibigay?
Time, yan. Bigyan mo ng panahon ng asawa mo. Hindi mo na kinakausap. Kasi iniwan mo. Nalimutan mo sunduin. O, hindi ka na kinakausap. O, bigyan mo ng time. Ano pa? Magbigay ka ng pasensya. Hindi yung tinapay, ha? Kasi may tinapay na ang tawag ay pasensya. Hindi yon. Magbigay ka ng pasensya. Hirap yun, ano? Sabihin, magdadasal na lang ako, Father. Ayoko magbigay ng pasensya. Ito mas matindi. Magpatawad ka, magbigay ka ng patawad. Ngayon, magdadasal na lang ako, Father, kaysa magbigay ng patawad. Mas madali magdasal, di ba? Kaysa magbigay ng patawad, eh. Magbigay ng panahon. Sa halip na ilang oras ka bang nakatutok sa TV? Sa computer? Sa gadget mo? Ilang oras mong hawak yung gadget mo? Hello? Kayo na sumagot, ha? Kasi, sabi mo sa katay mo, ilang oras ka nagkagaganyan, di ba? Pag pinagbawal mo yon, yung mga tao maglalakad, gumaganon. Di ba? Ano pang ibibigay na panahon? Yung nga, panahon para sa pamilya. Mukhang tahimik na tahimik kayo pag pinag-usapan yun, eh, no? O ano namang gawain sa pananalangin? Eh, Father, nagdadasal naman kami. Nandito kami sa simbahan, nagdadasal kami. Nagdadasal kami araw-araw bago kumain, bago matulog, pagising. Lagi kami nagdadasal. Eh, di paigtingin ang quality ng dasal. Hindi lips lang, di ba? Lagi ba kayo nagsisiba kung Linggo? Ha? O sino ito yung... Ay, hindi na. Kung lagi ka nagsisimba kung Linggo, pwede namang dagdagan mo yung simba mo. Hindi naman yung sisimba ka ng alas, si mami alas 4, si hindi. Yung weekdays man lang, makasimba ka. Yun ang sinasabi ko. Kasi mga kapatid, dapat nating alamin ang pinakamataas na uri ng pagsamba ay ang misa. The highest form of worship and prayer is the mass. Ngayon, kung madalang kang magsimba, madalang pa sa patak ng ulan sa Abu Dhabi ang pagsisimba mo, eh dalas-dalasan mo. Yun naman ang i-level up mo ngayong ano, prayer life, di ba? Hindi pwedeng katulad ng dati, mga kapatid. Itong 40 days, hindi na ito babalik, eh. 40 days lang ito binibigay sa atin, eh. Hindi na ito mauulit. Kaya level up ang quantity, ang quality ng ating prayer, fasting, and almsgiving. Hindi pwedeng tulad ng dati. Sino sa inyo yung nag-e-exercise araw-araw? Tuwing umaga. Tayo nga kayo lahat, tayo. Tayo. O, taas ang kamay. Oh, forward, upward, forward. Mahirap ganito kasi masasama, ganun lang. Oh. Oh, huwag kayo upo, ha? Ganyan lang kayo. Exercise, yun ang exercise, di ba? Yung iba sa inyo, alam ko, nag-e-exercise, eh. Bakit tayo nag-e-exercise? Para? Healthy at malakas. Fit, ayun. Lahat ba ng payat, fit? Hindi. Yung matataba ba, fit? Hindi. Meron ding matabang fit. Pero bihira. Di ba? Kaya nyo bang tumayo hanggang mamaya? Oh, sige, tingnan natin. Ayan. So, we make physical exercise, di ba? Kami nga dito, sa third floor namin, meron pa kaming room doon, eh. Merong maglilift kang ganyan, merong ano ba tawag doon? Yung treadmill, merong barbell, ay, maglalakad na lang ako sa labas kaysa doon.
Ang iba sa inyo, naka-enroll sa gym. Yung mga medyo, mga social sa inyo, nasa gym, pupunta ng gym. Naka-shorts. Di ba? Para fit. Dapat lang, di ba? Di ba? Kailangan natin yun. Para lumakas ang katawan. Para kapag kailangan magbuhat ng mabigat, kakayahin, di ba? Biglang nakasunog. At pag ikaw ay fit, baka yung refrigerator, kaya mong dalhin, di ba? Kasi malakas ka eh. Yung kama nyo, pwede mo din dalhin. Yung asawa mo, pwede mo rin kargahin. Puna kayo, sige, nakakaya naman. Puna o puna. Kung yung katawan natin, binibigyan natin ng physical exercise para lumakas, para ano pa? Healthy, feeling healthy and feeling fit, kailangan din ng kaluluwa yan. Kasi pag di ka nagdarasal, hindi ka nagkakawang gawa, hindi ka nagsasakripisyo, eh mahina ang kaluluwa mo. Lampa. Isang ganun lang, bagsak na. Di ba yung kulang sa ehersisyo, medyo mahina, hindi naman sasakitin, di ba? Tatanda ko nung doon tayo sa labas nagsisimba, sasabihin na, pakidala yung mga silya diyan sa likod. Yung dadali niya yung kanya lang, hapo na. Isa pa ng silya niya, hapo na siya. So hindi siya fit. Kaya, dahil kulang sa ehersisyo, mga kapatid, spiritually, meron tayong tinatawag na spiritual exercise. Kung merong physical exercise, merong spiritual exercise. Ang tawag po sa spiritual exercise ay retreat. Di ba? Pag nagmi-mission tayo lagi, every year, nung before pandemic, meron tayong mission. Ilang araw din yon. Ang tawag natin doon ay retreat o mission, recollection, exercise. Kasi, kung di tayo nagsasakripisyo, hindi na nagkakawang gawa, hindi na nalangin, pag dumating yung tukso, wala. Bagsak. Isang kalabit lang ng tukso, bigay agad. Kaya itong tuwing first Sunday po ng Lent, ang tema, ang mga pagbasa, lalo yung first reading at saka gospel, ay tungkol sa tukso. Pakiulit, tukso. Ayan. Hindi si Eva yun niyo. Tukso. Sa first reading, sino tinukso? Si Adan at si Eva. Sinong nahulog na una sa tukso? Sinong sumunod? Ayan, malinaw. Yung gospel, si Jesus naman ang tinukso. Natukso ba? Hindi. Si Eva at Adan, nadala ng tukso, nahulog sa tukso. Mga kapatid, pagkulang sa spiritual exercise, mahina. Isang pagkakamali ng kasama mo, galit ka na. Init na ulo mo. Nagkamali lang. Away na. Baka ibang lahi, away mo na suntukan, eh, hindi marunong sumuntok. Dali na. No, talk only, talk. No, suntok. Pag mahina yung ating kaluluwa, kulang sa dasal, kulang sa sakripisyo, kulang sa kawang gawa, hindi healthy yung ating kaluluwa, madaling bibigay. Tingnan nyo nga yung baba ng inyong upuan dyan sa may luwaran. Tingnan nyo. Oh, may nakita kang pera? Kung mahina ang iyong kaluluwa, hulog ng langit, sabay dampot. Pero kung healthy ang kaluluwa mo, magtatanong ka, di ba, kanino kaya ito? Sister, iyo ba ito? 500 dirham, iyo ba ito? Hindi, sa'yo. Sa'yo. Hindi, sa'yo, hindi. Oh.
Tatanong ka muna, hindi yung ay hulog agad ng langit. Tanong muna. Ngayong Kwaresma, first reading, sinasabi sa atin, nagpalagay tayo ng abo sa uno, di ba? Sinasabi sa atin, ang tukso ay bahagi ng buhay. Walang tao na hindi tinukso ng Diablo. Lahat tayo. Si Jesus nga eh, dumaan dyan sa tukso eh, pero tayo pa kaya, di ba? Pero mabuting balita, mga kapatid, ay bagamat may tukso, totoo ang tukso, totoo rin na ang Diyos ay may binibigay na lakas at biyaya sa atin. Amen. Ang Diablo ang manunukso. Ang Diyos hindi nanunukso. Sinusubok lang tayo. Kayong Our Father, indasal natin sa Tagalog, ano bang yun? Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Sa English, malabo yung translation. Eh. Ano ba sa English ang Our Father? Lead us not. Lead us not into temptation. Para mas maganda yung translation natin sa Tagalog, huwag mo kaming ipahintulot. Huwag mo kaming pabayaang mahulog sa tukso. Kasi yung translation po sa yung sa Greek word yung temptation o tukso ay ang tunay na kahulugan ay pagsubok. Pagsubok o sa English test. Tanong mo sa katabi mo, matibay ka ba sa tukso? Tanong mo. Eh ikaw, ako ba? Tanong mo sarili mo, matibay ba ako sa tukso? Lumalaban ba ako sa tukso? O mabilis bumigay? Pag may nakita ka lang tipo mo, I'm talking about boy, ladies and gentlemen, hindi lang puro lalaki ang tinitira natin. Pati babae, may nakita kang tipo mo, ay tanggal agad ng wedding ring. Hello? Bigay agad eh, no? May sinasabi dyan, may nagre-react dyan. Pag mahina ka, makakita ka lang ng bote ng alak, parang, ay, uho na uho ka na, kailangan makainom. Nanginginig. O kung nasa Pilipinas ka, nadaan ka sa sugalan, parang hinihila ka, no? Hindi makaiwas. O iba naman, ang addiction ay ano, mamili. Pag napadaan sa mall, talaga namang hindi pwedeng hindi dumaan. At kailangan bumili. Ay, nako. Physical exercise, spiritual exercise. Kaya sabi sa atin ni Jesus, kung gusto mo maging alagad ko, pasanin mo ang iyong krus. Araw-araw at sumunod sa akin. Yun ang ating spiritual exercise. Para ano? Bakit tayo binibigyan ng Diyos ng krus? Para madapa? Para bumagsak? Hindi. Kaya tayo binibigyan ay para palakasin tayo, hindi para ibagsak. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang matakot sa krus. Dalhin mo ang krus mo. Ako ang krus mo. Tapos na ba yung atin? Tapos na yung pagsasakripisyo? Fasting, tapos na rin, ano? Ano yung susunod? Pananalangin. Eh, tapos, di ba? Tapos na yung pananalangin? Hindi pa? Nalilito lang ako sa inyo? Nalilito ako? Ha? Tapos na. Almsgiving.
Tapos na rin. Fasting. Tapos na rin. Nag-fasting na ba kayo? Kailan? Nag-fasting na pala kayo. Mga kapatid, fasting. Ba't tayo pinag-aayunan ng simbahan? Yun yung pagkakawang gawa, yun ang ano yung pag-aayuno. Pagsasakripisyo. Ang ayun ay pagsasakripisyo. Para maramdaman natin, sabi nga ni sa unang tukso kay Jesus, hindi lamang sa tinapay na buhay nito kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya ang ating pong hinihingi sa atin ng fasting ay yung hanapin, magkaroon tayo ng hunger for God, for meaning of life, no? At sabi ko, pag tinignan nyo ang inyong social media, makikita nyo doon yung mga forms ng fasting ni Pope Francis. Di ba? Meron ako nakita ng ganun eh. Pero may sasuggest ako na mag-fast tayo kung kaya nyo lang naman. Alam ba, araw ng Linggo, isasara mo yung iyong mobile. Hindi ka gagamit ng cellphone the whole day. Sasuggest ko kasi 40 days na walang ano eh. walang ano tawag nun? Hindi nagte-text, di ba? Kaya nyo ba yon? Kaya nyo? Sinong kaya na walang mobile ng 40 days? Wala, manginginig. Hindi kaya, no? Bakit? Hindi lamang sa mobile na bubuhay ang tao. Diba? Tsaka isa pang fasting. Kasi hindi nyo kaya eh. Sa gossip. Maritesting. No? By the way, ito seryoso to. Pag nag-fast kayo, ibig sabihin, hindi nyo kakainin yung gusto-gusto nyong kainin. Alam ba, gustong-gusto nyo kumain ng patsy, chocolate. Mahal yun, no? Mamahalin yun. Eh, mura-mura na lang, Galaxy. Magkano ba yung Galaxy? Isang bar. 3 dirhams? Mura. Hindi. 40 days, hindi po ako kakain ng Galaxy. Si everyday, everyday kumakain ka ng isang Galaxy na 3 dirhams, times 40, ilan yun? 120 dirhams. O, pagkatapos ng 40 days, kakainin mo lahat yung hindi mo nakain. hindi fasting yon, hoarding yun, hoarding. So, yung hindi mo kinain, ilalagay mo dito. Hey, hello, ito. Lalagay nyo din. Halimbawa, hindi ako kakain ng tanghalian ngayon. Ang tanghalian ko ay 50 dirhams. Lalagay mo dito yung 50. Sa bulsa mo galing, ha? Hindi galing sa asawa mo. Mami. So, ilalagay mo dito yung mga what you save, you give. Pagdating ng Holy Week, ibalik nyo dito sa church. I'm sure ang kapal nito. Unless ilalagay mo dito ay 1 dirham, 5 pills, 20 pills. Mabigat talaga. Ha? Coins? Okay. No. Anyway. Tama na. I'm sure kayo ay sa loob ninyo ay kayo hirap na, no? Yung paggawa ng kabutihan sa almsgiving, mga kapatid, kahulihan na to. Hindi lang naman tungkol sa pera yan eh. Nandiyan yung corporal and spiritual works of mercy. Alam nyo ba yon?
Oh, very good. Kung hindi nyo alam, i-Google nyo. Makikita nyong corporal and spiritual works of mercy. Pumili kayo doon. At gawin nyo. No? Amen? Amen.